104. Ilan? 104. 104 yan. Oh, ayaw tumayo na. Ang talagang muscle niya, putok na putok eh. Okay. Okay. Number 3. Ilan? 95.7. 95.7. Oo, 95.7. Siyempre, mga bayar, backyard kayo. Bababa tayong ganito. Bababa na naman yung backyard. 93.6.7. Okay. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung computation, yung lahat ng kinain nila, lahat ng gastos ng biik. O, magsimula po tayo sa, ano, sa pre-starter. Dahil apat sila, ang pre-starter kada sa ako ay 1,360 times 4 for 5,440. Starter 1,890 times 4, 7,560. Grower 1,745 times 8, tigda dalawa sila, bawat isa 13,960 pala, sorry. So, add up lahat ito is 26,960, no? So, big cost, tinigay ko rito, 4,500 times 4, equals 18,000. Though, hindi po namin binili yung mga biik. Ito po ay anak ng mga inahin namin. Kaya ganyan po yan dahil, syempre, pinakain natin yung, ano, yung inahin, pina-AI natin, tubig, electricity, mga pig booster, yung mga ganon, gatas ng pambiik, lahat-lahat na, linagay na po natin dyan. Pati yung sahod ng tao, ganyan. So, inestimate na natin ng bawat isang biik, eh, nag-cost siya ng 4,500. So, times 4 is 18,000. Total niya, ito, at saka ito, is 44,960. So, kapo, nagtimbang tayo, ito ngayon ang kanilang timbang. Pig number 1, live weight po ito. 104. Siyempre, less 3 po tayo. Magiging 101 na lang po. And so on. 96, 95, 93. Ito na po yung mga minus, ano nila. Naka-minus 3 na po lahat ito. Total of 377.7. So, ang live weight po ngayon, napakababa. 6-7 weeks ago, ang live weight po ay nasa 220. Ngayon po ay 170 na lang. So, yan. I-timeis natin ito ng 170. Yung apat na baboy ay total of 64,209. No? So, minus natin po ito, itong mga total cost natin. 44,960 minus equals 19,249. Yan po ang total profit po natin. Yan po ang kita ng apat na peak. Mas malaki po sana yan kung na-champo natin na peak season. Kaso eh off-peak po ngayon. Tagmura ang live weight. So, imaginein mo kung peak season ito, mag-a-add ka ng 50 pesos per kilo. Diba? Ang laki po nun na wala. 6 na linggo lang nakakalipas. Alis 7 linggo lang. Nagbenta po kami 3 days ago. 180 pa yung live weight. 3 days ago. Ngayon, after 3 days, 170 na lang. Tapos, ang masaklap po doon, yung feeds hindi nagbababa ang presyo, no? Hindi nagbababa yung presyo, nakakalungkot. Tapos yung presyo sa palengke ng karne na sa riwa eh nasa 340, 350. So halos kalahati, 'di ba? Kaya tayo pong mga backyard breeder, racer ang kawawa. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod po ulit. Thank you.